Halos 2,000 amateur at professional artists mula sa iba-ibang lugar sa mundo ang lumahok sa Art Capital 2022 sa Grand Palais Éphémère sa Paris. 5 Pinoy artists ang nabigyan ng pagkakataong makasama sa kategoryang independent artists para ibida ang kanilang mga obra. Excited ang photographer na si Jan dahil unang beses niyang makasama sa malaking international art exhibit. Ibinahagi niya ang kanyang mga larawan na tinawag niyang reflections. Nakaupo lang po ako sa isang tabi. Pagkatapos po ng ulan, nakita ko po na yung reflection pala, mas maganda tingnan kung ibubuoin mo. So, binibigyan ko siya ng perspective ng bagong anyo. Kaya naisipan ko po na halos lahat po ng photo ko is may reflection. Maganda aniya ang epekto ng kuha tuwing golden hour. Ito ay 30 minutes before at after ng sunset. Ang artwork naman ng Pinay na si Margo, hango sa kanyang karanasan sa pagbisita sa bahay ng pamosong French artist na si Claude Monet. Actually, it was really like a protest because I visited the garden of Giverny in where Monet was, and I was so excited because it looks like I'm walking with on top of my art books. Tapos yung kanyang tomb is so dirty, and then yung ano pa niya broken. So I was feel so sad. So that's why I made this one, and then I wrote all his mga quotes, you know, of Monet. So it's really dedicated for Monet. Ang River of Diamonds na obra ni Marites, sumasalamin daw sa relasyon ng ina at anak. Pinakamahal na bagay sa buong mundo ay ang pagmamahal ng isang ina. Agaw pansin naman ang obra ng katawan na tinawag na Obsession. Sa mga babae na gusto mag-stay yung beauty nila, yung body sexy, maging sexy sila, pero hindi siya walang forever, kumbaga nagpe-fade din ang beauty, at kailangan natin i-accept yon. Panglimang artist na kasama sa exhibit ay si Marie Expert. Dilib naman ang mga Pinoy at kapwa artist na mula sa iba-ibang bansa. Philippine artist is very diverse. We have a lot. You can see that on the wall. How many kind of work, and everything is excellent. Ang art exhibit ay tumagal ng 6 araw. Para sa TFC News, Corey De Jesus, ABS-CBN News, Paris, France.